1 eh, pero okay din sana yung gameplay nila ng game 1. Talagang lumagari sila ng kills doon. Pero yun nga lang, kira po sa objective. Ayun na nga, kakasabi lang natin. Baka magpak lang ulit. Ah, keeper na naman. Successful kasi itong pick nila noong game 2. So, tuloy lang nila. Napakagad ng pick din yun. Gaya nga, pwedeng ano, high ground defense. Napakagad din yung keeper of the night. Gawa ng illuminate. Plus, yung napakasarap na recall pa. Then yung blinding light as well. Tsaka ang lakas niya pa mag-lane. Kahit sino kasama niya sa lane, automatic na mapapalakas niya rin. Parang si Lich din yan eh. Makakatulong siya sa lane kung sino man yung makakasama niya. Ina nga, tama doon si Coach BYB. So, try natin yung second pick coming from VP. Ano kaya yung mga plano nila or any options dito? Pero ito na yung second pick. ES Earth na naman. Earthshaker na naman sila dito. Kanina, anong game 1? Tama yung game 1, di ba? May ES ba? Wala. Oo. Oo. Game 1, game 2, game 3, ES nasa BP. Pero titignan natin kung ano pa yung iba ban dito. Ayun nga, binan na nga yung Balanar, pare. Binan na nga nila yung Balanar. First ban. Nasa first base ban. Ayun talaga nila pangawalan. Ito, ban na naman si Boyd. Magandang setup to para kay Leech. Chrono into, ano? Tapos, follow up pa ng Echo Slam. Pwede. Pwedeng-pwede. Pero ito Necro Post Ball naman para sa BP. Then natin. Pero binan din yung Necro pare ha. Ngayon na nga. Knowing na binan na rin dito yung Ancient of Paradise. Akala ko plano rito ng BP kunin yung ano eh. Yung Necro Post. Akala ko parang ito for space. Oh, kasi binan na apa. Eh. Lang naman yung makati doon sa, ano, sa Necro talaga. Kung anong Ice Blast. Ito, Viper ban naman para sa IGB. Virtus Pro, tingnan natin. Napapaisip din sila eh, kung ano yung baba nila dito eh. Hindi mo rin kasi alam kung ano yung sasama nila dito kay Nyx Assassin eh. Pati kay Keeper eh. Clockwork naman. Kanina ban din yan ha? Second phase ban yan. Pero ito na naman yung Venomancer pare. Ito na yung sinasabi natin na Venomancer plus Keeper of the Light combo. Doombringer. Ang bilis nun pre ha. Walang isip-isip. Talaga kinasakagan yung ano, yung Doom dun. Ito kasi sobrang lakas nito sa laning phase eh. Leech plus Doom. Automatic. Doom na. Kulang na hero sa armor. Adyan si Leech para ano yun. Para bigyan. 10 seconds remaining. Pero ito tingnan natin kung ano yung fourth pick coming from IGV. Tingnan natin kung ano yung mga plano nila. Na may photo session na nagaganap dito sa mga kids pa, pare. Photo shoot. At nakakommit na rin yung extra time dito ng IGV on deciding what to pick or yung kanilang fourth pick. Tignan natin. Venomancer, I mean, yung Viper, binan na naman ulit. Pero pwede pa sila dito mag-pug na itong IGV. Yung paplano nilang mag-gano talaga yung push. Push ito yung nilainot ng EXE against BP. Tingnan natin kung ilalagay yeah, nila ng IGB. Kung gagawin din nila. Against BP. Keeper of the Light, Venomancer plus Pugna plus one tanker. Tapos kahit sino na yung isa. So tingnan natin guys. Eto na. Kinumit na rin. Talagang gamit na gamit yung oras dito ah. Virtus Pro, oh, turn na. To Legion Commander. Kinasan yung LC. Ito na yung LC plus Keeper of the Light. Sobrang lakas nito mag-aggressive. Illuminate plus yung ano, overwhelming ad. Sobrang daming spam. Sumaki pare. Kumoy. Shoutout nga pala kay GK. Shoutout kay GK. GK sarap. Napakasarap. Monkey King again para sa Virtus Pro. Magbibig talaga sila ng Monkey King agad pag nakita nila na may melee offlane. Oo. Oh. Alam naman natin yung ano, yung Jingo Mastery pare. Kaso yung aggression i-apply dito ng Keeper plus Legion. May hirap-hirapan siya dito. Blinding light sa Monkey King kanina, di ba? Ginawa nila yan. Mapapersa pa si Rich pumunta ng bottom lane. Imbis na sa top lane siya mag-walain kay Doom. May iwan si Doom 1v1 kay Venomancer, which is na matat hirap yun. Na sa hirapan siya. Mismatch yun. Ito na, malaking problema to para sa BB yung laning phase. Binan yung co-op. Binan ng IGV yung co-op dito. Kasi not enough catch sila dito eh, para kay Queen of Pain eh. So, tignan natin. Final ban coming from VP.
Kakasa na. So again, tumutugtog na naman yung banda fiesta rito sa taas namin. Barrio fiesta. Ang ligay. Parating na si Mayor eh. Oh, di ba? Natatalo si Mayor sa isang fiesta. Sa probinsya, pare. Ayun na si Mayor. Nandito na yung banda eh. Hirap na to. Napakahirap ng tumataba. Minan yung Weaver, man. Pero picking Monkey King in from Keeper of the Light na naman. Kanina ba rin, nahirapan yung Monkey King sa Weaver eh. Pati sa Keeper, ito talaga yung blinding light. Papalabasin ka niya sa ukong. Automatic yan. Lalo pag nasa gitna ka. 10 seconds remaining. Pero na lang kung magkamali siya ng ano, ng pag-cast, diba? Noon lang siya hindi malalabas yan. Ngayon na. Kulang na lang palaro, pare. Oo. Baka mamaya may ano na dito. Agawang baboy. Pati yung akit ng poste. Poste. Akitin niyang bigla. Ay, nasa gitna. Last week dito ng BPDK. Uy, DK, man. Oo, kunat type. Ang kulat nila rito, dito. Boom. Tapos may DK pa. Ang problema nila dito, pag nag-pick yung IGV ng Team Perso, apat na mili STR. Anong gagawin nila? Open yung Timber dito, pare. Kung TLC to, magbibig agad to ng Timber. Ginawa nila ang ina yan. Dalawang beses Timber mid. Nabugbog nga lang si Kuko, pero naka-recover siya. Oo. Eto na. Razor! Okay. Okay din. So, one-on-one sila dun sa mid ng ano, ng DK. Okay din. Ang problema dito ng Virtus, bro. Saan tutulong na lane dito si Leech? Diba? Kung sino makakatapot ang Venom, kawawa eh. Oo. Kung tutulungan niya yung top, mahirapan yung mid. 1v1 DK. Mag-rotate yung Leech dun. Yes, mapupunta sa mid. 1v1 yung Maki. 2v1 yung Maki King. Pwedeng andun yung Nexus Assassin plus Legion. Eh, hirap. Ang hirap ng laning nila dito. Yung laning nila dito, ang kailangan nilang solusyonan ng BP. Mahirapan sila sa laning dito. Pero ito, si Lil pala magdudum dito. Ah, okay. So, third changer ano? Offlane sila dito. 4 yung doom. Kaya medyo okay lang din. Si ES, pwede mo lang pabayaan niya mga biwa kay Beno. Hindi mo na talaga masosolusyonan niyan. At least si Lil, hindi. Nag-support na tuloy si Lil. Nagpalit tuloy sila. Doom talaga yung offlane. Oh, okay. Swap lang. Mind games. Pero ito, yun na nga. Problema. Balik tayo sa problema dito ng BP, yung laning phase. Wala, pero pag nakasurvive sila doon at napagsama-sama ng early, mahirapan pa rin sila kumuha ng objective dito kasi isasakripisyo talaga nila isang lane. Keeper of the Light LC to, yun na nga, automatic one lane advantage para sa IGB agad, di pa nagsisimula. Hero pa lang, makikita natin, di ba? Mukha lamang agad. So ito guys, start na tayo. This is game 3. 1-1 ang score. Final game, ang mananalo lalaban sa TNC bukas sa Grand Finals. Again, ito po ay Dota 2 All-Star Weekend. Nandito kami live ngayon sa MOA. Mall of Asia Arena. Pakilala mo na natin ang mga team. Ito si para sa IGB, Razor, si Sakata, Flyby para sa kanyang carry Benwanser, SRF Legion Commander, Dogfight, Snake Assassin, and Super para sa Keeper of the Light. So sa VP naman, solo playing as Lich, Ramses para sa Monkey King, no one playing the DK, and Pasha for Earthshaker, then of course Lil sa support na Doom. Eto na, Gina. Pero ito, nabigyan lang ka dito si Solo. Ako, ito na, muwang lang. Uy, pero napakagandang ng bounce strike. Pero pinipilit na habulin. Pero ito ha, may skill man pa rito yung malapit na matapos yung kula. 6 seconds. Oh, wala na pare. Uy, ito na lang. Napasama pa pare pagtulong ni Ramses doon, man. Wala na, tumayo na lang siya doon, man. Tapos napilitan mo siya maglagay ng bounce strike. Paano niya ngayon masasolo dito sa Legion Commander sa lane? Paano na? Ng early. Okay lang naman, pwede siyang sumama dito siguro kay Leech kumain ng creep para kahit paano masustain niya agad yung XP niya ng level 2. Papabayaan siya ni Leech ng first creep eh, para makapag-level 2 siya agad. Yun na lang yung magiging solusyon niya dito. Napakapangat na nangyari dun kay, ano, kay Monkey King. Hindi pa siya nakakuha ng rune dito. Kalungkutan. Pero at the same time, napabayaan din naman ng IGB yung bottom lane nila. Yung rune nila nakuha ng Earthshaker. Ayun na, nandun si Pasha na. I mean, si Pasha na nakapa. For Sakata playing sa Razor, tinutulungan siya niya Dogfight dito to block the early advantage siya dito. Meron na siyang healing cell, meron pa siyang 300 gold dahil doon sa first blood.
So naka-recta sa kanya dito ha. Naka-face boots yung naka-queue. Naka-queue ng recta face boots para pang-zone talaga dito kay Noah. Wala rin tang tulong dito kasi nakita mo naman yung laning face nito ng kabila. Hindi talaga maiwan. Magsasakripisyo sila ng isang lane dyan. Paano tutulong dito si ano si Doom sa mid? Basta ka-Orb of Venom pa rito yung next assassin. Kaya extra damage ito na naman na nabibigyan dito ng Scotty Ramses. Pero kinupit na rin Boundless Strike. Wala pa rin. Ang sakit. Ang kati ng ano, right click dito ng... Uy, Raiko, bes! Ito na. Dalawang right click na lang dapat yun. Kaya na, napagamit ng salve. Napagamit sila ng salve doon. Pero ito, si DK, nahihirapan siya dito. Like, first item boots na kasi DK dito para hindi kumalik yung static click. Pero nagka-early boots din agad si Razor dahil doon sa first blood. Oh. Tapos 1v1 si Venom Lancer kay Earthshaker. Ano naman? Ang hirap naman na. Ang hirap na ng Lady Basha rito against sa Venomancer ni Flyby. And halos tatlong lane nila mahihirapan dito eh. Legion Commander nasa baba. Hinayaan muna nila dito si Venomancer mag-solo sa top kasi hindi nila pa naman kailangan ng tulong dito eh. Nakikita nila yung Leech Endom nasa baba. And dito kami maglalagay ng ano dito, na aggression. Pressure. Pero ito wala nang mana rito si ano ha. Si No One pare. At ito, right click, pero hindi yan enough. Alam naman natin, early game. Wala na lang buhay na naman si Ramses dito, men. Wala rin siyang salve dito, so yung buhay niya dito, patango-tango lang. Minimal regeneration lang. Samantalang si... Uy! Inabot pare. Punti ka na, men. Inabot talaga siya doon. Level 1 yung Boundless Strike niya. Meron na rin po si Legion Commander. Nakabutan siya. Illuminate plus yung Overwhelming as yung kanina ko pa sinasabi na sobrang sight na combo nito. Bunit nga eh. Tapos si Lich walang gagawin dito sa Lich. Kakain lang to ng creep. Yun lang talaga gagawin niya. Pag naglagay siya ng Frost Nova, hindi siya makakatulong sa'yo. Pag nag-cross armor siya, ganun lang matutulong na sa'yo. Armor tsaka pagkain lang ng creep. Pero ito na naman yung static link ng Razor ni Sakata at takawuhanan niya ng ilang damage. 56 damage. Pero ito, buwang mauhuli nila si Flyby dito. Inap. Eh na nga, hindi ginamit pare. Walang mana, man. Walang mana din, Sir Shaker. Pero may Mango ata siya dito. Nagdito na rin si Ramses sa top lane. Ito na yung magiging problema nila dito. Halos tatlong lane yung natatalo sa kanila. Yes. Ito na nga, samantala si Solo. Nandito nakikipag-rightingan dito sa Legion Commander. Mid-lane. Wala na namang mana. Grabe yung mana bird dito nung ano. Harassment dito nung next. Pero ito, nabigyan yung Monkey King na naman ulit ni Ramses pa. Kakatipi lang ni Ramses sa top lane. So lakad siya dito. Wala siyang lelanean dito. Kaya niyang lumain sa bottom lane. Kaso mahirapan siya sa harassment. Kung saan lumain yung Monkey King, nandun naman si Keeper of the Light para mangharas. Hindi ganang magandang nangyayari dito for Virtus Pro. At kunting-kunting nilalamangan sila rito sa laning phase. Gawa nung hero advantage sa lane. Ito, wala na naman mana. Busit na busit siya talaga sa Dix Assassin. You know? Hindi siya makapag-spam. Pag level on mana bird lang, ilan lamawas yun? 50 or 60? Ito na naman! Kahit yun, lumayan sa top. Pari! Nag-swap na naman ng lane dito yung Monkey King. Saka... Kaya bottom lane, nabigyan na naman si Lich. Denive dito ni Legion Commander mag-isa. It's not going well for BP dito. Wala pa sila nakukuha ang kill dito. Wala rin silang pang kill. Paano sila gagawa ng kill dito? Si Doom lang yung may chance ang pumatay. IGB namamayagpag dito sa game 3. Early game. Aray ko, kati naman nun. Ito na yung harassment dito ni Keeper of the Light. Nag-start na. Pahirap. Pahirap na pahirap tong game na to. Ito rin yung kainahan dito ni Lich eh. Pag sobrang hira ng kasama niya sa hero, wala siya masyadong gagawin. Wala naman siya ma-offer na maganda eh. Wala nga. Ang gagawin niya lang sa'yo, magpapalakas siya sa lane or kaya magpa-backup. Bumalik lang. Ang ganda ng galaw ng LC doon ah. Nakulong siya eh. Si Doom nag-aabang sa kanila. Pero hindi naman siya maabot, naharangan din ang issue. Ang ginawa niya, umigot siya, bumalik siya eh. Tinatry siyang i-body block pero hindi nag-work. Nakalusot. Grabe yung disparity ng creeping sa mid. 38 compared to 13. Wala, nahihirapan siya gawa ng mother burn talaga nung Nyx Assassin. Naku, at mahuhuli na naman si Solo rito. Pero nandito yung tropa niya si Ramses. Pero kinasa na rin illuminate ni Ragnick. Di-deny! Well played! Coming from Ramses doon.
Pero hindi siya makalabit dito, oh. Up na rin niya siya rin sa top lane. Naku, pre! Oh, igugumba, inamba, may Facebook siya, mga sir. Hindi nga makapagtago dyan. Grabe rin. Plus 168 damage kay Razor. Grabe yung IGB dito, Coach BYB. Kita mo talang gustong-gustong manalo, eh. Sobrang ganda pala. Kita mo pa lang sa pick nila, alam mo na mangyayari sa laning. Kung hindi isa matatalo, dalawa. Ito pa, worst case scenario, tatlo pa yung natalo sa BP na lane. Naku, ito na naman. Mukhang matatrap na naman si Ramses dito ng dual lane ng Venom Monster tsaka ng Leaper. Pero nandito, kinatsagahan nila rito yung LC pero hindi enough yung damage nila. Kayang i-sustain ng second skill niya yung Infernal Blade dito ni ano. Tapos low level din si ES, wala siya masyado maka-offer. Plus meron ng face boost dito si LC. Overwhelming ang stack mo, yun lang gagawin niya pagka vision mo. Which is yun na nga, di ba? Pero na po, ito na naman. Ako yung natatakot dito kay Ramses, pare. Level 5, 6 minutes and 20. Pare, ano na nangyayari? Venomous Gale, tapos ano, Illuminate, ganun lang ini-spam kata makikita siya sa lane. Ulit. Pag sa baba naman, overwhelming assas Illuminate. Pag sa mid ka lumit, parang halina yun sa mid. Tatlong melee sila against Razor and Venomancer. Tatlong melee core, ayun yung kainahan nila ng lineup. Yaman na rin yung LC dito. Naku, ito na naman, tinatry nila ito. Ayun na nga, napigyan, natakuha na nila ng kill yung Venomancer. Good rotation by Lil. Ito na yung kailangan nilang gumalaw, si Lil. Si Lil lang talaga makakagawa ng kill dito para sa kanila. Yun nga, yung timely rotations gaya nun. At napapress press the attack na rin dito si SRF sa kanyang LC. Tinam naman yung network dito ni Sakata, mababasag niya agad yung mid lane. Tapos bugay agad yung lamang niya, 7 minutes pa lang. Yung 3K gold sila, 2K dun sa kanya. Pinupit na nga rin yung dragon form dito. Naku, nandito na naman si Lil. Eto na nga, pero ayun na nga, na-static link. So, bali wala yung damage. Pero, nag-rotate na rin si Pasha. Pero wala si ESP yung mapapahamak dito. Naku, yun na nga, Sakata killing spree. 7 minutes and 40. Pinisure mo yung kami mo, paniligtas mo. Eh, ikaw naman yung mapahamak. Hindi na talaga, pari. Mukhang na-destin yung tatlong lane. Pero hindi pa tapos to. Pero may deeper game. Tama mo yun. Then, more bit map. Mag-morbid pa dito. Pero ito, inahapos siya dito. Orego na dito yung nagsasasin ni Dogfights. Ano kung ako mapapanish pa siya rito, pare? Isang right click away. Yun na nga, nabigyan. 9-1 ang score. 8 minutes. 5 gagawin yung gold difference, pre. Plus, dalawang tower agad na nakuha dito ng IGB. Top lane and mid lane. Samantalang yung BP dito, pre. Wala pang kagamit-gamit. Inabot nila yung Razor. Sila ba yung namatayan? Hindi na rin nila i-go, eh. Doon pa lang, alam mo na eh, kung gaano kalugi yung isang team eh. Okay na nga. At nakakita rin Blink Dagger para sa Legion Commander. Si Super dito, tamang suporta lang dito kay Venomancer. Kumakatok na nga sila rin sa tier 2 tower eh, sa top lane. Nagsisimula na rin si Venomancer maglagay ng wards kasi kailangan na nila mag-push eh. Para ma-pressure lang na ma-pressure. Naku, hinahabot mo yun ng kate oh. Pero hindi niya na-exit. Grabe yung damage sila dito. Matalang low level pa rin ng aray ko. Tinamaan na rin Illuminate. Low level pero ito, tinutulungan siya ng Leech. Pero nabigyan na naman yung Earthshaker sa bottom lane. Ito na nga yun. Nakuha. Kaka-counter kill. Nakakuha sila ng kill. Pero yung hero na kukomit nila, tatlo or apat ang kakailangan nila. Para makapatay. Wala pa isang kill lang yun ha. Pero sa matalo yung Razor dito, pre. Oh, nagpo-push lang din. Oo, free tower na naman para sa bottom lane. Pero to si DK, wala siyang mana. Istanin niya sana si ano, si Keeper of the Light. Meron lang mass of madness dito si Sakata. Mabilis nga eh. 9 minutes pa lang. Almost 3 tower na agad makakuha nila. Going Hurricane Pike na rin siya dito. Si Leech, wala pang Frost Armor dito kasi nag-off siya na Max Nova eh. Kasi wala talaga silang ita-damage. Kung nag-Frost Armor ka, paano pang ibibitaw mo? Hindi mo naman kaya i-sustain yung right click ni Razor kahit mataas yung armor mo. Pero tignan natin yung ito. Long fights ng Arcane Boots na napakayamang roaming for the position for 10 minutes. Kailangan kasi nila rito si Lil eh, para makakuha ng kill talaga. Hindi pwedeng sila lang.
Pero gaya nga kanina, parang ilang heroes yun? Apat para makakuha ng isang kill? Apat ang kailangan nila i-commit. Isang kill lang para makakuha sila ng isang core na kill. Pero ito, tingnan natin si no one. Makakahabol ba ng aking yung arm na team sa kanina? Pero sobrang layo pa na ito. 10 minutes, naka-treads pa lang siya. Treads, Matic 1. Wala, nabugbog talaga siya, man. Ako! Ramses is galore dito. Natama pa ng impin. Ang gandang recall setup ni Flyby ng Venomous Gale. Alam niya, Matic na, mag-TP out. Di mo yung na-expect na nandun yung Keeper of the Light. Tapos nagre-recall na Nyx Assassin na yun lang yung pang-cancel niya ng TP sa ngayon. Kasi si LC naman medyo malayo yung ano niya. Pang-cancel niya ng TP na duel. Pero ang tindi ah, 11 to 2 ang score, 11 minutes din. Oh. 1 kill per minute para sa IGB. Grabbing stats yun, 1 kill per minute. Pero kunting kembo talaga at makukuha na ng Legion Commander ang kanyang first core item, which is yung Link Dagger. Ito na naman! Ito mo ang igugong, inumit yung Echo Slam sa bottom lane. Pero ito, inahawal pa rin si Sakata, si Noah. Aray mo, pati nung right click, man. Nako, patay ito, man. One more. Uy, uli. Ang ganda ng Frostmourne Force Class. Nako. Pero 3 years ka lang dyan. Aray ko. Aray ko, solid yung ano hit. Pero inap, pinalaga niya. Pero hindi inap yan. Takuan. Uy, natouch pa. Boundless, pero ito. Pero hindi. Kahit papano, nakabawi siya doon ang kill. 654 goal para kay Ramses. Yun yung comeback na kinahinap nila. Magkamali na magkamali si Razor ng time. Pero ilang hero na naman yung nakamit nila doon. Para makuha yung nagsama-sama. Nakabasag na naman si LC ng tower sa bottom lane. Si Venomancer naman sa top lane. Nakabasag na siya ng tier 2. Ganda nung ginagawa rito ng IGB. Talagang space eh. Dalawang core side lanes yung napupush, which is nakuha ang tier 1 sa bottom. Then yung Venomancer naman, nakuha ang tier 2 tower sa top lane. Si LC dito magkakadagat na rin. Si Venomancer max na yung wards niya, kaya yung pressure niya sa tower, ang sobrang sakit na eh. Oo. Ito na naman yung recall kay Nyx Assassin. Level 6 na rito pari yung Nyx. At nice pata nila si Monkey King dito. Pero hindi, may cover siya dito. Apat sila sa top lane. Ay na nga, kinamit dito. Inabot, pati yung Poison Nova, Chain Frost. Binato na rin. Aray ko, ang ganda na pagkakatalbog at napatay doon si Dogfights. Ang swerte ng bounce doon sa neutral sa kanya. 1-1 yung trade. 1-1 trade. Pero sobrang laking pera no para sa BP kasi down na down sila eh. So yung comeback dito na kill, kada kill nila, ang laking perang maibibigay. Pero ilang hero na naman sila doon. 4v4 sila sa top lane. Walang nangyayari. Si Doom nakapagpa-level 6 nga. Pero yung item dito nila, nadidelay na sobrang. Si tatlong core yung nagsasama-sama sa isang lane. Pero ito, nag-off dito yung Doom sa Maidas. Nakakasanga 13 minutes. Pero ito, alam nila, pare. Nandito, may tao rito. Ayun ang kinumit na yung SS dito. Mukhang itutuloy ba nila? Putuloy po yung pwesto. Ano nangyayari ito? Kasi yung LC. Wala, nakakatutok sa kanya yung stat. Kahit lumayo siya ng ano doon, ng pwesto, nakatutok lang sa kanya yung stat ni DK. Ang ganda. Pero ito, tingnan natin kung pressure pa rin nila yung mid lane dito. Pero may 189 damage na nakuha yung Razor doon. Saglit lang. Kinlear niya na yung Asian Cup dito. Oo. Easy. Mahirapan na rin sila mag-farm dito. Hindi lumabas na mapa. Kundi, ang hirap na humarap ng safe spot eh. Open na yung top lane jungle nila. Wala na silang tier 2 doon. Tsaka isa pa coach ha. Ayun na nga, nakuha pa yung Doom. Nakuha yung Doom. Pero si Keeper dito, mabubuhay. Uy, ano? Hindi na deny. Cooldown yung press yata, sayang. Kala niya rin, mabubuhay siya. Lumayos na sa kampi niya. Hindi na siya nag-off na magpa-deny. Easy gold na naman yun para kay Doom. Pero napilita tuloy mag-jungle yung DK ni Noone. Wala eh. Ang layo pa sa katotohanan. Ito na lang yung safe spot. Hindi pa nga safe kasi nakikita ka palang ano eh, ng kabila eh. Ang layo sa katotohanan ng armlet niya, man. Pero ito ha, mukhang plano ng VP rito going late game kasi nakakiyo yung mga Midas eh. Pero ng late game na off nila dito. Yung IGB naman, nakita mo yung ginagawa. Kiniklear lahat ng jungle camp nila. Yung sa side na to. Yung sa side sa top lane. Yung lato nila. Ito na dual coach. Na-duel pa ito, duel damage, wala. Pero napatay na naman nila dito si Ramses. Eh na nga sinasabi ko, yung map, yung tatlong jungle camp na lang yung nakukuha nilang farm. Plus yung bottom lane na medyo
Hindi pa rin safe. Nako, delicate to guys. Ayan na nga na setup ng Impale at ginamita ng static link. Meron ng 120, 140, 150. Pero TP out. Pero na-fair sa out ka na naman ng link. Kakadragon mo lang. Tapos nag-TP out ka na sayang. Naman. Sayang yung duration ng ano, dragon form. Ginagamit niya na nga lang yung dragon para maka-farm kasi hindi na sila makahanap. Nakalapit sa tower eh. Ni Anino nga ng tower, hindi na nila nakikita eh. Pero ito, tingnan na si Flyby nakaabang dito sa 3 line, dito sa mid-snake. Samantalang nang-umboy pa rin dito si Rapsis. Going for deep yung salvation dito, pero malayo-layo pa. 15 minutes, wala pa siya na iniisang component. Nga, pwede niya nang bilhin yung Robo Magi, pero ano? Kailangan mong bilhin yung Blade of Alacrity doon kasi sobrang layo nun. Kalungkutan para sa VP rito. And ang tinawan, malayo pa rin talaga yung armlet nito. Ako ito naman, na-duel na naman dito yung Earthshaker ni Pasha. Yun ang first dual damage para kay Legion Commander. Pinipilit niya lang magka-dagger. Safe na siya. Medyo malalim na yung creep wave sa top eh. Pero wala. Yung aggression ng IGB, tuloy-tuloy. Ayaw nilang tigilan. Kada may nagpapakita sa lane. Bigay agad. Hinahangagat nila. Ito hindi tutulad kanina ng first game. Napatay lang napatay. Ito nakakuha sila ng objective. Na-starve nila yung mga hero ng BP sa mapa. Napipilitan na lang sila mag-antay sa base ng farm or kaya mag-farm sa mga jungle na isa lang. Isa bottom lane jungle lang kasi protektado sila ng dalawang tier 2. Pero yung top jungle nila, abandonado na yan. Hindi na sila makalapit dyan. Pero ito ko siya, makita mo. 10 seconds na lang tapos na yung cooldown dito ng duel. Tingin ko may movement na naman silang gagawin dito. At napilita mag-tipipak dito yung next assassin sa top lane to defend. DK with the armlet sa dito, 17 minutes, sobrang tagal niyan. Si Ramses, eto na, meron na siyang isang Blade of Alacrity. Pero ang layo ba, no? Eto pala yung tier 1 tower. Si Lil lang yung sobrang yama sa kanila kasi nakamag-midash siya ng early. Siyempre. Nakakuha siya ng ilang kill. Siyempre, dumiyan, sir. Samantalang yung IGB dito, nagro-roll siya na. Hindi nila alam nila pero wala silang magagawa. Nag-admin na lang nila. Kumuha na lang din sila ng sarili nilang objective dito. Samantalang nakahiwalay nga sa kanila yung DK, oh. Napilita mag-defend na sa top lane. Pati Giver to, nakahiwalay lang. Napipressure lang siya sa top lane. Hindi naman siya kailangan mag-roshan eh. Papalevel lang siya doon. Magpa-farm siya ng Agrims para i-sustain dito ng IGB pag nag-push. Ayun na, makuha nila. Ito na naman yung Razor dito. Sige pa rin magpa-pressure sa mga tore. Ito na, tier 2 tower na masamid na target dito ng IGV. Pero kahit paano, nakakainga na dito si Ramses and Pacha. Nakakuha sila sa objective, medyo malaking target na yun para sa kanila kasi wala na silang ano, pagkukuha ng pera dito eh. Exactly, pero ito, ayun na nga, na-stun na bait pa rin. May sentry sila ito nakakita, nasa ka bike carry face nga lang. Oo, paakap na yung Doom, kaso nag-Scorch Earth shot. Nakamag-disinig sa sakin ka, natamaan siya ng Scorch Earth. Medyo, Swerte talaga rito yung IGV. May kasamang swerte. Nakakuha pa sila ng tier 2 at the same time sa mid lane. Si ES, ayun, malapit-lapit na rin siya magkaragan dito. Ito na, yung safe farming siya. Dito siya sa kabilang side ng mapa magpa-farm. Siyempre, isang kawawa na magpa-farm. Kasi sa yung jungle nyo, ano na eh, nasakop na dito ng IGV eh. May ward sila na doon sa may una, sa bandang unahan sa papasok ng jungle nyo. Kaya alam nila pagpapunta kayo doon. No. Pero ito si Lil, payaman na ito ng payapan. Level 10 na siya dito. Nakuha niya na yung level 10 talent niya na plus 80 the power gold. Plus meron siya Midas. Siya lang yung nakakahinga talaga dito lang masarap. Pero ganim sa rin pala dito si Suho. Ito yung ano, Dairan, di ba? Nag-roshan sila dito. Free farm sa setup saglit. Pinabayaan. Nakapag-aganim siya dahil doon. Meron na rin Midas dito si Dogbites. Kapit niya naman ng anong keeper. Pero ito, nagkukumpulan na naman without si LC yung IGV at inuunti-unti nila yung tier 2 tower dito sa bottom lane. Tingin ko hindi na ito i-defend. Pero tingin ko, mahirapan din sila dito mag-aggrove. Hindi nila pwedeng basta-basta i-versa kasi mag-gagabi na. No, 20 minutes night time. Ang ganda rin ang timing dito ng nabili. Ako, ito, na-duel dito yung 2. Perfect target. Enough pa yung damage. Enough pa. Nakapag-counter, nakapag-counter doon, pero wala eh. Ang layo ng follow-up niya, si ES, malayo-layo pa. Si Rich, andito na rin sa top lane. Oop, muntik na abutin.
Muntik ka na siya doon. Wala niya inap yung damage para makuha doon yung nag-commit pa ng Doom. Sobrang laking spell noon na hindi mo na kailangan i-whip eh. Lugi ka lang ha, nagbibitaw ka pa ng basta-basta na skill. Uy! Pero ito, hukong kuman pare! Ang inabot at nabigyan yung Monkey King. And Epos lang, ito na. Big Dagger Bill ni Earthshaker. 2-1 XP, pero yun din pare, ito pa rin yung Razer ni Sakata. Sinutsuboy-tsuboy dito. Uy! Pare, pinalaga nila, ginaw nila rito yung DK pero naki yung TP. Wala, pare, makulat niya, mahirap patayin niya. Pero inahabol pa rin ni Razer dito yung isang hero, which is yung Lich nga. Ayan na nga, pinapatay niya, nila right click. Grabe. Galit na galit. Kaya nga sabi, galit na galit. Pero wala, medyo magandang trade yung para sa BP. Kahit mapatay yung MK mo, nakakuha ka naman ng big kill na Venomancer sa kabila. Ending sa Assassin. Meron palang 10 dual damage dito, pero okay naman yung mga dual eh, kasi nakakuha sila ng kill. Pero ito, mukhang kaya na itong pera sa'yo ng IGB. Alam nila, walang dragon yung DK. Wala. Walang echoes na, buhay na si Venomancer. Ang downside lang gabi. Mahirap kasi walang vision pare sa ano. Sa keeper, tsaka walang heal ng Illuminate. Ay, Illuminate pati. Hindi nila makamaximize yan pag ano eh, pag gabi. Pero si Ramses, malapit-lapit na siya magka-defusal. May 300 gold na lang. Si Lil going for Crimson Guard, Pasha Dagger, si Noah. Bibuild na rin siguro siya ng initiation item kung hindi siya magbi-BKB. Samantalang sa IGP, double Hurricane Pike para sa dalawang core nila. Si Razer magdi-defusal blade na rin. Ito na, kumakatok na yung IGP. Coach, ngayon nga sabi mo, it's time na para sa high ground. Pero napakaganda rin kasi ng timing nito para sa BP. Pagka-pick up ng Agam, ilang minutes? 19? Mga ganun. 19, di ba? Tapos yung Aegis mo, na-pick up mo ng 19 din. So pagka umaga, 1 minute na lang yung duration ng Aegis mo na natitira. Kaya mahirapan sila dito, pare. Alam mo, pare, ito, nahuli yung Doom. Inapay yung damage. Spike out nila. Doom na, pare. Tumabot. Second dual damage na kuha dito ng Legion Commander. Plus 24. And tamo, pare. Recall agad kay LC. Balik na agad sa top. Tulong ka na ulit sa kampe mo. Nakakuha ka na ng isang kill. Si Razer na bahala sa bottom lane. Ito rin yung kagandaan, under recall na to. Pwede ka na mag-TP sa isang lane, tapos balik ka agad. Napakasarap talaga yung Aghanim Scepter para sa Keeper of the Light. Yung space na nakuha niya, sobrang ganda. Ang ganda ng timing nila. Medyo minaras na siguro sila dun sa nighttime timing and sa magro-Rosha nila. Pero okay na lang, ang importante doon nakuha niya isa sa mga core items niya. Oo, yun talaga yun. Yung the best item niyang Parang ito yung ibang ang laking tulong ng Aghanim sa ito eh, no? Oo, sobra. Sobra ng laking tulong nga niyan. Razer, meron na rin siya dito ng Diffusal Blade. Nag-expire na pala yung Aegis. So, nag-expire na Aegis. Going BKB na rin siya dito. Pero tingnan natin. Grabe. Talagang going for late game dito yung BP. Knowing na may mga midas yung mga yan. Oo. Ito, malapit na rin naman mag-night time. Makunat-kunat na rin dito si Noah. Eh, pag wala yung Nyx Assassin, hindi nyo siya mapapatay. Kahit may Razor, baka titipian ka lang niya. Pero tingnan natin, tuloy-tuloy na sa pagpa-farm dito yung Razor. Unti-unti na nakakamak dito yung BP sa farm si Noah. Lamang na siya kay Legion Commander. Si Doom naman, unti na lang. Sa surface niya na si Legion Commander. Samantalang ang napag-iwanan lang sana si MK. Lang. Pero to coach, may form and smoke. Galing dito sa IGB at wala pa silang nire-reveal dito na hero. Plus nag-daytime pa. Ayun na nga, it's time. Naku po, may isa pa nila rito. Ayun na nga, tumalot nga, duel. At static click committed, lahat na, kinumit. Ayun na nga, nakuha. Pero hindi umabot yung duel, sa duel damage. Wala duel damage eh. Pero akil is akil, walang dragon yung kaya buyback si DK pero wala siyang dragon. Subali wala rin. Bubugahan dyan na po yun eh. Oo, plus umaga pa para dito sa IGB. Ang ganda ng sustain niyan. Ito na lang guys, ang ganda ng pagkakasumok gang na doon kay DK. Ang ganda. Dire's middle tower is under attack. Tingnan natin. Pero si Ramses dito naka-defusal na. Hindi niya na ginawa yung kagaya kanina na Yasha to defusal. Oo, pero ito Crimson Guard na rin si Doom. Ginrisom guard niya yung tower plus may frost armor pa kaya medyo makunat-kulat na rin yan. Si Razer lang yung humihit. Ito pa naman sa tamang wards lang. Ayun pari, kalahati na halos yung buhay.
sinimplihan lang dito ng IGB ang diskarte. Ayan na. Almost, I mean, more than half na na lang yung natitirang buhay. Kaya lang na ito, ituloy-tuloy hangkat hindi gumagaw yung BP. 3 minutes pa bago mag-night time. Kaya, 3 minutes pa nila ito kaya ituloy-tuloy. Aray ko, eh, nakatayo lang talaga yung, Razor pare, oh. Wala, susustain lang siya dito ni Super sa likod. Ayan na, mawawala na yung Fisher any moment. Eto na pare, grabe. Wait, 25 minutes in. Binabanata na rito yung rocks ng BP. At nga, they're not showing any signs to us na hinto. Ito tuloy-tuloy, pero itong inumit na rin Dragon Form. Ano nga yung gagawin nila? Pero objective lang talaga. May nung kitang-kita yung disiplina rito ng IGB. Pero si ES dito naka... Oops! Sod sa likod. Ayun na. Poison Nova, inumit. Wukong kumanda rin, pero siya napatay kagad yung Doom. Binabanata nila rito. Epos na, pero wala na. Tinamahan niya yung dalawang core, pero wala pa. Wala follow-up. Pero ito, mamukuha pa! Ultra kill! And 5 makamil pa, makikig sa Doom! Pero tuloy-tuloy sa objective dito, binapanata pa rin nila yung rocks. Multiple buybacks na, nag-buyback na rin yung dito yung Doom. Pero nakuha na nila yung gusto wala, nila. Too late, pare. Pwede na silang bumak dito, oh. Pwede pa silang mamayar sa dito kasi wala na naman Dragon si DK and walang Echo Stop. Oh. Ito na, kiniklear lang din sa kata yung wave. At tingin ko, tatakbo na rin siya rin sa bottom. Tapos yung manalik po na ito ni Keeper of the Light na nakaka-busit na rin. Grabe, 1-4 na kagad yung nabawas dito sa tier 3 tower dito sa bottom. Eto na naman yung Razer. Dinayuan niya na naman dito yung Tore. 1-on-1 sila. DK bina rin dito si Venomancer. Kill na ulit sila dito. Tamang hintayan na lang. Si Razer, kukunin niya na yung BKB niya sa base. Plus recall naman na ito ni Super. Grabe, yung ginagawa dito ng IGB. Well played, well played. Well played. Sobrang ganda rin ang draft nila. Prop sa captain nila. Tsaka yung ano, item progression, yung mga timing. Oo. Talagang ano eh, sukat na sukat eh. Tsaka para tumaiming talaga lahat sa kanila. Ito, pero sayin na rin nila to. 1 minute bago maggabi. Ay, 30 seconds lang bago maggabi. Kaya iahabol na nila dito yung damage sa again, yung gabi. Yung Razor dyan, tatayo na sa harap ng Tore habang nag-illuminate sa likod sa backline. Ang ganda sana kanina ng Echo Slam na Echo si Venomancer plus wala, AC. Walang follow-up eh, walang ang damage. Ang problema, nasa harap si Razor. Hindi makalapit yung mga nasa likuran. And wala nang buhay si DK noon, wala naman siyang pang-initiate. Naku, ito na nga. Kakasabi lang namin, ginabi yung BKB pare, inahabol pero wala siyang makukuha. Pero mag-Tore ka na lang, boy. Zone out lang. Ito na. Naka MOM pala yan. Ayan na. Ayan na, pressure lang. Pero ito, nag-night time na. Good thing to para sa BP. Nawala na yung sustain nila coming from ano Keeper of the Keeper Light. Of the Light. Pero may damage pa rin yung Illuminate, pero wala nang heal. Oh, ito, nahuli dito. Understand ng Poison Nova, BKB was committed, inahabon nila yung DK para tapos. Oh, naduwan si Ramses! Si Ramses na, dali, in-Echo Slam. Ito, Wukong's command, pare. Ayan na. GG, well played. Tapos ang boxing, 28 minutes, pare. Grabe tong IGB. Sumuko na lang agad, eh. Ano nangyari daw, pare? Wala. Kita mo naman kasi sa draft. Masyadong pinilit ipasok ng BP yung mga basic draft nila. Pero yung ano, yung IGB, kita mo na, alam na nila yung plano. Kukontrain na at kukontrain na lang nila yung mga hero. Ang ganda ng pick ng Venomancer plus Razor. Sa apat na melee heroes ng Virtus Pro. Ang ganda ng Razor, yung Razor pick talaga ng pare. Pwede na sila mag-Timber sa doon. Pero yung Razor, the best pick talaga. Hindi na talaga makalapit si DK sa mid lane eh. Gawa ka lang, static click lang. Nakita mo. Oo, grabe. Nung laning phase. Ang ganda ng laning phase, sobra ng IGB. So, guys, yun na nga. Matic, yung IGB.